My program, shout out the Trot brothers and sisters. The segment is that first and foremost, I have quizzes so that we can legibly or we are aware about the events of the Bible, those men involved in the Bible, my brothers and sisters. So, ano yan? Ito ang isang paraan upang ano, mahikayat po tayong magbasa sa Biblia. So, I still ask the question yesterday na hindi na kayang nasagutan o natugunan ng mga viewers. Okay, ito ang questions ko ngayon. Bago mag-end ang life ko, brothers and sisters, kailangan masagot nyo na. Na, number one, magiging winner kayo kapag masagot nyo ng tama. Number two, pangalawang requirements ko po is that you must share this video. Dahil kapag nasagot mo ng tama at saka hindi mo naman na-share ang video ito, ano siya, hindi makapasa sa ating roles. Kailangan sa quizzes or questions, meron talagang rollings, mga brothers and sisters, upang ano siya. Meron tayong kunting arrangement at saka set up sa ating trivia question. So, pagpatuloy ko po ang question kahapon, ito, hindi nasagot. Ang hindi nasagot kahapon, yes, the first person martyred, okay, the first person martyred or stoned to death in the New Testament, so can be found in Acts 11:19. The second question is that hindi pa rin ito natugon kahapon. Natugon niya yung isa, pero ang answer dito sa second question is dalawang apostle, dalawang disciple. So the two disciples of Jesus who didn't experience tortured or martyrdom, no? And the third question is that if we can endure persecution till the coming of Jesus Christ, what will be our reward in heaven? Okay, I repeat the three questions tonight. Who was this person martyred or stoned to death in the New Testament according to Acts 11:19? The second question is that you need to answer two person, the two disciples of Jesus Christ who didn't experience tortured and martyrdom. The third question is that if we can endure persecution, what would be our reward in heaven? Okay, so remember, meron tayong rolling. Number one, correct answer. Number two, you need to share this video to your friends. Kahit isang share lang, papasa na yan sa akin. So, ayan na mga kapatid. At ang ating prizes naman, so ang ating prizes, maliban sa rosary, meron tayong necklace ni San Pedro Calungsod, necklace ni ng Divine Mercy. Yon. At saka, titingnan ko po mga brothers and sisters kung meron ba akong keychain. No, keychain, religious keychain. Ayan. So, eto na. So, hindi pa tayo nag-start, brothers and sisters. In-announce ko lang muna yung winner natin. At saka, during the ending, meron tayong prayer healing. Okay. And I would like to shout out my kumari, Estrella Principe. I hope that you got the answer, sister of kumari, Estrella Principe. Sana you can answer the questions, no? Eh, mamaya, ibabalik ko yung question, brothers and sisters, after the, sa topic natin ngayon. So, before anything else, I would like to remind the viewers that I'm using the front camera. So, cellphone lang kasi ginagamit ko, kaya kapag meron akong movement dito, siya baliktad talaga. Just like for example, this one, Bible. Tingnan nyo, Bible. Hindi dyan baliktad, pero ito.
Ito, baliktad ito, tingnan. Okay. Ayan. Ito ang resulta ng front camera. Okay. Baliktad ang movement ko dito or ang signing of the cross. Okay. Let us start our program, Shout Out the Truth, this evening. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, we thank you so much even for today that we're gathered here together through If Be Live. And I ask the Holy Spirit to pour out the anointing and also the wisdom to empower each and every one of us, especially the viewers. Enlighten us, O God, and give us courage, strength, joy as we face all the persecutions in our lives before your coming. I would like also to ask the intercession of our beloved Mother Mary that we need her material care in order for us to endure this kind of persecutions, suffering, or ichira, all afflictions that may come in our lives. And last, I would like to invoke and ask the intercession, the speed and powerful intercession of Saint Vicente Ferrer, my personal and the family patron saint, that will give us wisdom and also a knowledge to have this segment or the program Shout Out the Truth and protect us, deliver us from any form of challenges, trials in life. This we will ask through the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, brothers and sisters, as we go through our program this evening, the Shout Out the Truth program. So, I would like to read the gospel. Okay. Para naman, balance tayo. Mayroon na tayong quiz, Bible quiz. Mayroon na tayong sharing of the Word of God, and meron din tayong prayer healing. Okay. So, a reading of the Gospel according to Saint Leo. Glory to you, O Lord. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Hodea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito at darating ang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintel hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Brothers and sisters in Christ, the gospel of our salvation. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay, so I just give the summary of the first paragraph. Oh, so first four verses. No, so ito ang summary dito, ang darating na pagkawasak ng Jerusalem. Nawasak na bang Jerusalem? Nawasak na during 70 AD, no? May isang pastor, very intelligent pastor, na nagsasabing, tapos na ang end times. It was during the 70 AD that the temple in Jerusalem was destroyed. No, so yun ang sabi niya. Ngunit, it was very inaccurate, brothers and sisters, dahil kung asa natapos na, ano na ang ating sitwasyon ngayon? No? Kung talagang natapos na, dahil according sa Biblia, kapag natapos na, darating na si Jesus. So, ayan. Ito na. So, I'll give the summary of the destruction of Israel. Dahil ang tinutukoy po dito ang Israel.
the capital city of Israel is Jerusalem. So Jerusalem is the capital city of Israel. Okay. So I would like to, before anything else, I would like to give a topic, no? Para makafocus tayo, dahil kung wala tayong topic, mga brothers and sisters, napaka-broad po. Iwasan natin yun ang mga broad na topic upang mag-focus lang po tayo, no? Focus lang po tayo. Gaya ng thesis writing. Wag yung broad na topic. So, ito na. Ang topic ko ngayon, brothers and sisters, bago ko po tutukuyan at ibigay yung pahapyaw lang na experience and events sa Jerusalem, how many times na destructed ang Jerusalem. So, according to the history, throughout the history, Jerusalem was destroyed 2 times and was attacked 52 times, besieged 23 times, and recaptured 42 times. Isipin nyo, mga kapatid, no? Grabe, no? So, according to the discussion of Brother Boboy a while ago, dahil nag-live din siya, there's coming third temple, right? But, the one who will set down the third temple is none other than? Antichrist. The Antichrist, yan. Nakakatakot, mga kapatid, pero sabi ng Santo Papa, ito po ang sabi ng Santo Papa, that the gospel is not scaring us about the end times, but the gospel is teaching us how to prepare ourselves during the end times. Okay? So, preparing during the end times, brothers and sisters, i-discuss natin yan sa susunod na mga oras. Okay. Well, my topic for today is that the signs of the coming of Jesus Christ. Okay. Signs in Tagalog, ang tanda. Ang tanda o signs. Ano ba ito sa Bisaya? Mga tilimadon. Timailhan sa Bisaya. So, the signs of the end times, isipin nyo, mga kapatid, kapag iisa-isahin kong i-explain, mga kapatid, aabot tayo ng umaga. But I would like to summarize this signs. So, signs of the coming of Jesus Christ, umabot siya ng 15 signs. Okay. Umabot siya ng 15 signs. Okay. Number one signs, there can be or there will be a false prophet. No? The signs of the coming of Jesus Christ can be found in Matthew verse 24, started in verse 3, 4, 5, and so on and so forth. Okay. The false prophet can be seen in Matthew 24, verse 5. Okay. Ito na. Matthew 24, verse 5. Na darating ang mga false prophet. Ano ba ito sa Tagalog ang false prophet? Paparito sa pangalan at magpapanggap na sila ang Kristo. So, mapagpapanggap pala ito. Ano ba itong false sa Tagalog? Brother Buboy, you answer my question. Mali. Mali ito. Ito na naman, napaka-joker itong partner. Yung mga, sa ibang salita pa, mini, no? So, mini na propeta sa Cebuano. Sa Tagalog. So, sa Tagalog dito is a false prophet. Bulaang propeta pala. Oh. Yes. Bulaang, iba kasi ito. Ito ay New International Version yung binasa ko. So, according to the New International Version, magpapanggap. So, sa ibang salita, bulaang propeta. Ang tanong, ayan. Ang tanong, may narinig na ba kayong bulaang propeta? Okay. Lahat ng mga sagot nyo ay accepted dito sa aking shout out the truth. Pwede kayong mag-comment kung sino yung bulaang propeta. Okay. Marami. Marami daw, according to my very dear husband. Okay, ang dami ng false prophet, according to Roland Parnes. Ito na ang sabi ng karamihan. Napakaswerte daw
puno ng biyaya ang bansang Pilipinas dahil nandun na ang ano natin? Puspraki. Antikristo. Inunahan mo ako. Tibuloy. Maliban sa nandito yung ating pambansang kamao. Pambansang Antikristo. Pambansang Antikristo. Nandun si Davao. Grabe, no? Na, parang nakakatawa, brothers and nakakatawa, pero kapag ating, when we try to ponder, naku, napaka titindig talaga ang balahibo mo. Isipin mo, magpapanggap na propeta, ang dami nga. Kahapon nga o kanina ba 'yon, nag-discuss kami ni Brother Buboy with his friend na may nakilala ako doon sa Davao na yun na to make the story short na isa mother of God daw siya. Mother of God. Hindi ko lang sabihin yung pangalan. Grabe mga kapatid, isipin mo may mother of God. Pero hindi niya kinikilala si Mama Mary. Meron ding reyna ng langit. Meron ding reyna ng langit. Ay, wag mo na. Ano lang. Discreet. Okay. Wag natin ano yan. Pero yun, kasi nabanggit natin yung mga false prophet. Yung lang mga medyo kilala ng buong mundo at kilala ng ating bansa. Number one. Ayun na, yung uncle ni Brother Buboy John doon sa Davao. Appointed son of God daw, according to Kibuloy. Ano ba, hindi natin nilalait si Kibuloy, pero ito ang sinasabi sa Biblia eh, na, ano lang. Lindol, stop! Siya lang yung sabi. Lindol, stop! Pati yung traffic doon sa EDSA, nag-stop! Pati ibisibin. Stop! Pagdating ng pandemic, stop lang. Hindi naka-stop yan. Ano ba yan? So, ayan. Kumawa si Roland Park. Yun mga kapatid. Grabe, no? Daming mga false prophets. Sa ibang bansa, ang dami mga kapatid. Ibang bansa, kapag we will try to research the Google search, iyon. Ang Google search, ano talaga? Tutugon ng tutugon ang Google search. Kaya mga kapatid, dami mga false prophet. Okay. So, meron daw, according to Brother Buboy, dahil galing siya sa Korea 5 years ago, may mother of God doon. Tapos, ang mother of God doon isang Koreana. Mother of God. Yeah. Mother of God's sake. Yeah, tama, Brother Roland. Oh. So Mother of God's sake came from Korea. Kasasabi ko lang, alam talaga ni Brother Roland Pards. So, doon sa Korea, itong Mother of God, they also propagating the teaching of the Mother of God. But this Mother of God, tinatago lang nila mga kapatid. Hindi pinapakita. No? Kaya, gusto ko sana makita. Yung Mother of God. Meron ding Uncle of God. Uncle of God. So, yun na. Ang dami ngayong mga pumarito at pumaroon. Marinig natin dyan sa kabilang banda, sa kabilang bahay, sa kabilang lugar. Hindi lang mula sa ibang sekta. Meron din tayong false visionary. Di ba? Meron din tayong katolikong false visionary. Ito na. Okay, I'm not hurting with this false missionary, but ito ay, untheological kasi yung mga teaching niya. So, ito po ay na-discuss na ni Brother Boo sa kanyang channel. At ang channel ni Brother Boo ay Boo Gakrama TV. Ayan, okay. So, Kibuloy said, no one comes to my father except through me. Ayan, yes. Yun ang sinasabi niya, na ang pangalan ko ay pangalan din ng Ama. Ang pangalan ng Ama ay pangalan ko rin. Kaya, ako at ang Ama ay isa. I and my Father are one. Yan, mga kapatid. It takes time itong pag-discuss natin sa false prophet pa lang. So, yun na. Nagsidatingan ang mga false prophet. Not only outside the Catholic Church, not only from other denominations, but also within the Catholic Church. Ang sinasabi ko mga kapatid, itong mga visionary na, ibabanggitin ko na lang, one of the visionary na
nagiging anti-pope pa nga. Anti-pope. Maria Divine Mercy. Mary Carberry. Okay, si Mary Carberry. So, ang babae ito mga kapatid, siya po ang isang visionary na siya ang she originates this what we called Maria Divine Mercy. So, ito na. Na alam naman natin na meron tayong Divine Mercy. Ang Divine Mercy na tinutukoy natin, none other than the one who shed His blood on the cross, the one who crucified on the cross, that is our Savior Jesus Christ. Ito yung Divine Mercy sa kanya at during the Hour of Great Mercy, 3 p.m., dun. Ang awa niya mga kapatid, spread out throughout the world. Kaya, may tinatapatan itong Divine Mercy ng Maria Divine Mercy. Ang Divine Mercy mga kapatid, there's no problem talking about theology. Kasi yung mga visions, yung mga statement ni Saint Faustina, akma naman sa Biblia. Ngunit itong mga statement ni Maria Cadbury, di ba sinasabi niya na ang Pope, si Pope Francis is the, sino ba yung Antichrist? At sino ba yung si Pope na sinasabi niya siya na ang last Pope? Si Ratzinger. Ratzinger, siya daw ang last Pope. Benedict. Tapos, bakit nandito pa si Pope Francis? Kaya mga kapatid, ang mga, ang mga predictions ni Maria Cadbury, hindi po nangyari. Kaya, kapag meron kang prediction, so ang isang founder of the church or isang preacher, if you have this so-called prediction, tapos hindi po nangyari, ang resulta po sa isang taong visionary na yan, magiging false prophet. So, ito na ang ating number one, signs of the coming of our Lord Jesus Christ. The false prophet. Okay. So, maaring ang pagka-false prophet, mga kapatid, ay ito ang nag-udyok sa kanya. One of the motive kasi, no, mga kapatid, isa na yan ang fame, no? Your identity, your popularity, your fame, because if you are powerful, you can influence many, and you become powerful, you become powerful, no? And that would become, maaari ka nang magiging wealthy, ayan. Power and money come together, brothers and sisters, so, may mga motif. Yung iba naman, mga seryoso sa pagsiserve sa Ginoo, sa Panginoon, ano sila? Walang motibo. Ano talaga? Wholeheartedly ang pagsiserve sa Panginoon. Katulad natin, katulad sa inyo, mga viewers ko. So, happy viewing to Sister Juliet Apayor. Happy wedding. Meron kasi siyang katabing parang foreigner . Okay, napaka-usisyosa ako talaga. Ayan. So, number two sign, brother and sister, is... So, klaro na ba yung false prophet? Klaro na natin yung false prophet. Matthew 24 verse 5. Ayan, basa natin dyan na bulaang propeta o mapagpapanggap na propeta. False Christ. So, okay, ito na. Number two sign is wars and rumors of wars. It can be found in Matthew chapter 4 verse 6. So, yan, makakarinig daw tayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, ito, may awareness tayo. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So, we heard already, and the world experienced already the Second World War. Okay. And if there is First World War, syempre merong Second World War, at syempre meron tayong Third World War soon, no? So,
Sana, mga kapatid, very inspiring. So, shout out to Bug Singh. Okay, God bless you. So, yun mga kapatid. Labanan, digmaan. Okay, last year ba yun yung digmaan na nangyari doon sa Marawi? Ayan. Na it takes 2 months bago po nag-peaceful, bago po tumahimik. It takes 3 months pala. Ang tagal, no, mga kapatid? So, sa panahon ng digmaan, ang daming mga fallen, mga kapatid. At saka, ito na ang tanong. Bakit sa lahat ng simbahan at sa lahat ng reliyon dito sa Pilipinas, bakit ang Katoliko ang kanilang inuusi? Ayan. Okay, tanong naman yun. At saka lahat ng mga sagot nyo, accepted yan dito sa shout out the truth because we are shouting out the truth, brothers and sisters. We are proclaiming the truth. So, ang mga digmaang ito ay ating naranasan dito sa mismo sa ating bansa. At yun ay ang Marawi. No? So, ang isang pare doon na nakidnap, na naging fallen din dahil ilang taon ang nakalipas, namatay din si father. So, may the soul of father, nakalimutan ko yung kanyang pangalan. No, will rest in peace and let the perpetual light shine upon him. At alam kong nasa langit yun si father dahil yun na. Yun na, hindi ko sasabihin yung reward, no, dahil isa yun sa mga question ko kanina lang na the third question, no. Meron kasi tayong quizzes dito sa Shout Out the Truth. My first question is, who was this man who first become martyred in the New Testament? It happens that he was stoned to death according to Acts, no. Meron na pong binibigay na verse, Acts 11:19. And the second question is, the two disciples of Jesus Christ who didn't experience tortured and martyrdom. The two disciples. So, may naka-answer ng tama, pero isa lang. Ang pangalawang answer niya, mali. So, ang pangalawang answer niya na si Bartholomew daw, mali yun. Ang isang answer niya, tama. So, it needs two person na magiging answer sa pangalawang question. And the third question is that, if we can persevere, like the priest in Marawi, no? He persevere. So, he persevere sa mga persecution na dumaan pa siya ng imprisonment sa mga kamay ng ISIS. Okay. I'm sure that because the Bible says it is written in Revelation 2:10. Revelation 2:10 that if we can endure and we will sacrifice ourselves and we suffered everything and we can endure pain, suffering, torture, cruelty, brutal, mga ano-ano na pagpapasakit sa atin. If we can endure this without denying Jesus Christ, without renouncing Jesus Christ, standing firm with our faith that until our last breath, we are believing our Lord Jesus Christ, the reward is, ayun ang answer mga kapatid, nagbigay na ako ng clue. Okay. So, and the prices would be, bigay ako ng dalawang, isang medal ng Divine Mercy, isang quintas ng St. Pedro Calungsod, because St. Pedro Calungsod is our saint here in the Philippines, no? Si Panding, yung answer ni Panding kahapon mali. Si San Pedro Calungsod na yung unang martyr. At saka, ang pangatlong prices ko is car rosary. Kung wala kayong car, pwede nyo ilagay siya sa door ng inyong room, no? Pwede nyo ilagay sa door ng inyong room, pwede siya ilagay doon ang rosary. Or pwede nyo ilagay lang sa doon sa altar nyo, yung car rosary. Kapag
ano, kapag meron, wala kayong car, tapos nanalo kayo, i-chat nyo lang ako dahil bibigyan ko kayo ng iba. Meron ako dito mga Divine Mercy Chains. Ipapakita ko lang sa messenger, mamili lang kayo ng tatlo. Tatlo ibigay ko. Okay. Third World War, it might be this pandemic today. Okay. Yes. There has been no wrong answer, brothers and sisters, dahil although our answers could be speculations, but this pandemic today could be a silent and invisible enemy that would be considered as the Third World War. Okay, dahil buong mundo nakikipaglaban nito, buong mundo is being afflicted, buong mundo, millions yung contaminated. Kaya, ay yes, you're correct, Brother Roland Pards. Saint Stephen is my answer to your first question. Yes, baka papakyawin mo yung answer, Brother Roland Pards. And may rolling tayo. Remember sa ating rolling. If you got the correct answer, because Roland Pards got the correct answer, you have to share this video. You can share it after na sa ating FB Live, okay? You share this video is one of the requirements to those who got the correct answer. So, I have three questions. So, tatlong tao lang din ang mag-share ng aking FB Live. At saka yung mga nag-share na hindi nanalo at saka walang pakialam kung dadalo ba siya ano ba, he will join or he will answer my question na he is going to help lang sa ano natin, FB Live or sa YouTube natin. Okay, share done already. Thank you so much. So, patuloy po tayo. Ito na yung mga wars. Okay. We experience already wars here and there outside the country. So, yung mga wars na sa ibang country. Marami mga kapatid. Di ko na lang isa-isahin dahil abot tayo ng magdamag. Kulang tayo sa oras. Ang importante, narinig natin sa balita na may war doon sa saan ba yun? Sa Iran, no? Laban sa extremist Muslim. Oh yes, extremist Muslim. Yan mga wars, mga kapatid. Okay. So, the third one. Okay, ito na. The third signs of the coming of our Lord Jesus Christ and the coming of our Lord Jesus Christ, brothers and sisters, has these many signs. And this third sign is famine. Okay. Ano kaya itong famine? Marami ng famine ang nangyari sa buong mundo. It was during the time of Elijah that there were famine in their land, di ba? Okay, may famine doon. Pero ang famine na babanggit dito sa Matthew 24:7, sinasabi dito, maglaban-laban mga bansa ang magkakaroon ng tagutom. Okay. Magkakaroon ng tagutom. So, in Tagalog, tagutom. Maybe itong tagutom, mga kapatid, or ang sinasabing tagutom dito, it could be majority of the countries will suffer famine. Yes. Dahil, ito na, baka nga, yung tama si Roland Pars kanina na it could be the Third World War, itong ano natin, pandemic. Okay. Pero ang World War kasi na sinasabi natin ito is digmaan ng ano, mga bala, mga guns, okay. Itong pandemic natin, it can result famine. Ah, yes, it can result famine, mga brothers and sisters, dahil nga marami na ngayong economic collapse through this pandemic. At saka, tingnan nyo ang aking purma para akong may pera, di ba? Pagdating ko sa aming bahay, may mga naghintay doon na maghingi ng mga bigas, ganon. So, mga kapatid. So, siguro lang ang mukha ko siguro mapagbigay, kaya may naghihingi. Dahil kapag hindi ka mapagbigay, walang maghihingi sa'yo. So, yun mga kapatid, naawa ako sa mga nanghingi sa akin. Ngunit, ito lang, yes,
I'm able and my heart is willing to give, no, to those who are in need, lalong-lalo na kapag walang bigas, no, mga kapatid. Parang naiyak ako kapag maalala ko yung isang babaeng pumupunta-punta sa bahay namin, mga kapatid. Isang babaeng pumupunta-punta sa bahay namin, hindi ko lang i-mention ang kanyang pangalan. Ano kasi siya, wala ng asawa. Ang asawa niya namatay nung June, no? Buti na lang hindi na declare na COVID, positive COVID, dahil dati na yung nagkasakit. At nung nagkasakit na, lagi siyang pumupunta-punta sa bahay. At saka wala akong time na mabisita yung asawa niya, dahil lagi kaming out of town, nagtotalk doon sa ibang syudad, galing kami sa Manila. Yung mga kapitbahay ko, hindi ko na namasdan, mga kapatid. Kaya nung naging pandemic na, nagpapasalamat itong isa kong, hindi lang isa, marami-rami sila, isa kong kapitbahay na pumunta sa amin at nagsabi na wala talaga kaming bigas. Meron akong mga apo dito, tatlo, edad na 9, 11 at saka 13, yung ano niya, mga apo niya. At sinasabi niya na ang mga apo niya, ang parents ng mga apo niya, no work, no pay. Walang trabaho. At meron na ding ibang mga ibang responsibilidad. So, yun mga kapatid, nakakaawa talaga. At kung tingnan niyo ang kanyang bahay, yung isang pilar ng kanyang bahay, haligi ba 'yon sa Tagalog? Ano na mga kapatid? Kinain na ng ano ba 'yon? Anay ba 'yon sa Tagalog? O anay 'yon sa Tagalog, kinain. So, yung kanyang isang pilar sa kanyang bahay, ano na, sabi niya, kailangan sana niya ng isang wood na ilagay sa kanyang bahay upang hindi mag-collapse ang kanyang bahay. Hindi lang economy ang nag-collapse ngayong pandemic, mga kapatid, pati kanyang bahay. Kaya nung pabalik-balik siya sa bahay, naisip ko yung gospel na naman, no? According to the parable of Jesus Christ, na sinasabi na yung kaibigan na pabalik-balik sa bahay, na kahit na sa gitna ng gabi, pabalik-balik pag manghingi, bibigyan talaga, dahil ano niya, kaibigan niya. Walang kaibigan na hindi magbigay, no, sa kanyang kaibigan. So, yun mga kapatid, naawa ko. I was touched with her, brothers and sisters, dahil pagdating ko po sa kanila, kaming dalawa ni Brother Buboy, kumain po siya ng walang ulam. Ayan na. Meron, limonsito. Yung ulam, hindi limonsito yung ulam niya. Limon. yung ulam niya pala, mga kapatid, is... suka. Bawang ba yun? Parang sibuyas yung ulam niya. Ganun-ganun lang niya sa asin. Yan ang ulam niya, mga kapatid. So, sabi ko sa kanya, God will provide you. And the best thing to do with this kind of poor to the poorest people, brothers and sisters, is that... kasi pabalik-balik siya, sabi ko, Panginoon, turuan mo ako kung anong gawin ko sa babaeng ito. So, ito ang the best way, brothers and sisters, na maliban sa pagbigay ko ng tulong, matulungan ko rin ang kanyang spiritual. So yun, tinuruan ko po siya na magnovena ng San Vicente Ferrer. So pinopromote ko po itong San Vicente Ferrer, dahil itong nangyari sa akin, dahil wala kaming trabaho ng asawa ko, may mga anak kami, so bali 6 lahat anak namin, paano kami mabuhay, 6 ang anak, plus kaming dalawa, 8 na. Tapos nag-aaral pa, mga college. Tapos online pa, mga kapatid. Paano yan? Libo yung mga gagastusin. Kaya itong sinasabing famine, mga kapatid, affected din kami. So ngunit, dahil na riyan ang Panginoon, God promises that I will not leave you nor forsake you. Kaya naghanap ang Panginoon ng paraan. At ito ang paraan. Nagnovena ako kay San Vicente Ferrer, may nagbigay ng pambigas sa amin. So, nagpasalamat ako sa nagbigay ng bigas, na nabigyan ng half sack of rice yung kapitbahay ko na walang-wala talaga, mga kapatid. At saka, maliban sa half sack of rice na naibigay sa kanya, may pera pa na kunti pang ulam.
At saka ako din, nabigyan din ako ng pampigas dahil wala nga kami trabaho ng asawa ko. Tapos, ngayon nga, may mga tuition pa ng mga anak namin. So, ayun mga brothers and sisters, famine. We will suffer famine. And this pandemic, our economy will be affected. And if the economy is affected, our pocket is also affected. Our budget is also affected. And our stomach is also affected. Our intestine is also affected. Pati yung mga bituka, affected mga brothers and sisters. Parang nakakatawa itong sinasabi ko, pero ang mga taong naghihirap ngayon mga kapatid, nagutom na gutom. Ano? Napakahirap talaga. Kaya sa mga panahong ito, during the pandemic, no? During this COVID-19, ang daming nagugutom mga kapatid. But sad to say, yung mga nakatanggap ng SAP, pagtanggap ng pera, mga kapatid, bumili agad ng mga ilang case ng beer, yun. Nakakaanako, parang tinutusok ng kutsilyo yung puso ko. Sabi ko, Panginoon, kung ako sana ang binigyan ng mga iyon, Panginoon, siguro, nakabili na ako ng table doon sa Bible Study Center namin dahil wala pang table, mga kapatid, yung Bible Study Center namin. Pero meron nang nag-promise na she will give an image of Padre Pio. Kasi wala pa kaming image ng Padre Pio. Nag-promise siya na bibili siya. So, kahit isang ruler lang na image ni Padre Pio, dahil yun ang patron saint of healing sa Bible Study Center namin. And the patron saint of the family of the Bible Study Center in terms of miracles, wonders, is Saint Vicente Ferrer. Okay, ito na. Dito na tayo sa number 4 signs, because we already understand this famine, brothers and sisters, na naranasan natin. Na kahit sa kapitbahay ko, naranasan din sa kapitbahay ko. Ako mga kapatid, kahit wala akong trabaho, praise God, hindi ko naranasan yan. At nung nag-novena ako kay San Vicente Ferrer, brothers and sisters, may nagsabi sa akin na, bakit daw lagi niya akong maisip? Bakit lagi daw niya akong ma-recall? She always remember me and parang gusto niyang magbigay. Yun ang sinasabi nung nagbigay sa akin ng 3K ba yun? Nakabili kami ng bigas at saka nakakain kami ng masarap, mga kapatid. So, kaya, swerte ta dire kay daghanta og maisog muti. Pards na. Congratulations to you, Brad Roland Pards. Swerte kayo dyan. Marami kayong kamote. Pero doon sa Bible Study Center ko, nagtanim po ako ng kamote, kasi yung Bible Study Center ko ngayon, wala pang building, so tinamnan ko muna ng kamote. Kasi yung area doon is 200 square meter, meron akong kamote, meron akong limonseto, yung maliit na buongon. So yun, brothers and sisters, number 4 is pestilence. So time check, Brother Boboy. Walang time si Brother Boboy kasi busy siya. 10:17. Okay. At 10:30, tatapusin natin ito, mga kapatid. At yung ibang signs and wonders, ibang signs na sa pagbalik ni Jesus, bukas na lang din, mga kapatid. Dahil ang ating gospel is continuation until tomorrow. Ano din, mga signs pa rin ito ng the coming of Jesus Christ. Until tomorrow, until next day, kahit sa ngayong Sabado. Ano pa rin, sign of the ending of our time. So the fourth sign is pestilence. Ito na. Pestilence could be epidemic. Okay. Could occur in one place, and that pestilence is called epidemic. So hence the COVID-19 epidemic, yeah. COVID-19 is pandemic. Yes. Hence COVID-19 is affected throughout the world, it is called pandemic. So, epidemic yung ano lang, sa isang lugar lang, no? In a certain area. Ngunit itong ating naranasan ngayon is pandemic, brothers and sisters. So, ito na ang pestilence. So,
May isang example sa mga pestilence, yung sinabing, ano ba yun? Bubun? Hindi ko na lang, bubunik. Yun, bubunik daw yun, mga pestilence nangyari dito sa ating mundo. Ito na ang ating COVID-19 na invisible enemy. Ang tanging ano lang natin, ang tanging shield natin, at saka panglaban nito ay wearing the face mask, wearing the face shield, at saka alcohol, proper sanitation, yun, and then distance, social distancing, and kailangan na magdistansya tayo. At saka, brothers and sisters, ito ang hakahaka lang iba, hakahaka lang ha, speculation na baka daw, baka daw darating ang panahon na hindi na COVID, no, ang magiging pandemic natin, baka daw ano yun, baka daw zombie virus. Yun ang matindi, mga kapatid. Dahil hindi makayanan na yan ng face mask. Sasakay ka ng bus, tingnan nyo yung ano, at train to Busan, yun ang example sa movie, di ba? Hindi makayanan yan ng face shield. Buti na lang itong COVID-19, ano pa, magagawa pa nating i-prevent ito by the restrictions using the alcohol, proper sanitation, wearing the face mask and face shield. Mas maganda-ganda pa ito kahit nagiging pandemic, kahit nagiging affected and contaminated, brothers and sisters. Mas hindi pa ito tinatawag na nakakatakot. Ang nakakatakot yung zombie. Sana huwag darating yung zombie. At saka, it was said that many years ago, may nangyaring zombie virus, di ba? I-research lang natin yan sa Google search na ano natin ngayon, nabanggit natin ngayon. Okay. So, yan mga brothers and sisters, this pandemic is one of the examples of pestilence. Anong nangyari sa buong mundo? Yung pondo ng gobyerno natin, nawala. Yung pondo, yung budget ng gobyerno natin na para sana sa mga taong karapat-dapat, hindi nabigyan yung karapat-dapat. May mga korupsyon na nangyari. Yun ang napaka-samang pakinggan. Naku, marumi talaga itong sanlibutan, mga kapatid. Kaya, pestilence. Ginagawa itong parang investment ng iba dahil yun nga, talking about shop, brothers and sisters, ako nga hindi nabigyan, pero okay na lang para sa akin, mga kapatid. Kahit hindi man ako nabigyan, no, wala akong trabaho, wala, dahil kami na dalawa ni Brother Buboy, kami ni Brother Noe, yung kapatid ko, we are full-time evangelizers. Wala kaming ibang trabaho kundi mag-study of the Word of God, to share the Word of God. That's why we're having this FB Live, because we are hungry to preach the Word of God through the social media. Dahil nga, ito, this is our passion. This is our work. This is our obligation to our Lord Jesus Christ. This is our reparation of our sin before. Yung sin namin is sin of sacrilege. Sin of sacrilege, it meaning to say that binawasak namin yung mga imahe ng mga santo natin, pati na Jesus Christ. Kaya na, lumabot tayo sa ganyan, parang lumayo na tayo sa topic. So, yun na mga kapatid. We'll focus on our topic about the signs. So, the fifth one is earthquakes. Itong earthquakes, brothers and sisters, na-experience na din natin sa buong mundo. No? Ang earthquake na nangyari, ang daming mga earthquakes na nangyari, no? Sa Davao, yun pa, may sinasabi pa na prediction na the big one that will occur in Manila. Yun ang dapat nating, we must be watchful and vigilant. Dahil hindi natin alam kung kailan ito darating, mga kapatid. So, we'll trust to our Lord Jesus Christ and let the Holy Spirit to empower us, to spare us from this kind of tragedy. Okay. So, earthquakes. Kasama sa earthquakes, mga kapatid, according sa ating gospel ngayon, na mababasa natin sa Luke 12, mayroong nabanggit doon sa
gospel natin na may mga ugong na mga waves. Ayun. Yung sinasabi doon na nakakatakot na mga waves, isa na yun na mga nakakatakot na mga waves ay ang tsunami. Sa English, storm surge. Tsunami ang very popular term sa dumadagundong na nakakagulat at nakakakilabot na waves, no? So, belong ito sa earthquakes. Dahil, ang tsunami na ito, meaning sa tsunami mga kapatid, is a Japanese word. Chu means harbor. Ito ay mangyayari sa coastal area. And nami means wave. Ito pala ang ibig sabihin ng tsunami. Hindi yung si tsunami na yung isang babae na si tsunami. Hindi. Controversial issue nung nangyari na false tsunami na nangyari dito sa Cebu na pati ako. Ano din, tumakbo din mula sa CCTN kasi we're attending the 12 noon mass sa CCTN at nangyari noon at 12 noon may balitang meron daw tsunami. No? Ilang araw mula noon dinakip daw yung dinakip daw yung isang taong sumisigaw na tsunami! Si tsunami pala yung binabanggit niya. Tsunami, pangalan na isang babae. Hindi tsunami. So, ayan. So, mga kapatid, tsunami is a Japanese term. Tsu means harbor, nami means wave. So, ano bang cause ng tsunami? Tsunami. So, the causes of tsunami is earthquake. Kaya nabanggit ko ang earthquake dahil mangyayari ito dahil isa sa mga pangyayari sa earthquake ay ang tsunami, no? Tsunami. So, ayon sa aking pagsasaliksik, nakakakilabot nga itong tsunami, mga kapatid. Kapag it will occur in our place. Napakatindi po itong napakakilabot itong pangyayaring ito dahil ang tidal wave, sinasabi doon sa verse Ogong. Oh yes, Ogong. Tidal waves. So we have nothing to do with the tidal waves, mga kapatid. Wala tayong kalaban-laban sa tsunami. Wala tayong kalaban-laban kahit na magaling tayong lubangoy. Wala tayong kalaban-laban sa tsunami. Isipin mo ang gravitational force na that will strike upon you. Ikakamatay mo. Grabe yan. Hi po. Congratulations, Brother Benedicto Laplana. You got the correct answer. Okay. Abangan mo ang iyong prize. Okay. So yan, mga kapatid. And the history of tsunami, napakakilabot. It was, according to the history, during the 684 AD, nangyari ang tsunami sa bansang Japan. Ayan. Isipin mo na ang bansang Japan, it took 66 tsunami that has been occurred in the country of Japan, in Japan nation. 66 na. Including nung 2011. Diba? Natandaan nyo yung nangyari sa Japan noong 2011. So, ang daming namatay sa oras na yon, mga kapatid. So, daming kaluluwa na dapat nating ipag-pray, brothers and sisters. So, yun, nakakatakot ang tsunami. At saka, yung tsunami na nangyari 2014, ang dami pong namatay. So, according to the record, in the South Africa and East Africa, it kills over 31,000 persons and the injured persons were 23,000. Kadalasan, mga babae at saka mga kabataan. Dahil mga weak. Mabuti na lang itong mga kalalakihan natin, mga kapatid. May mga survivors pa, no? Ang dami. So,
second to Japan, marami ding ano tsunami na nangyari sa Hawaii. The Hawaiian tsunami, it occurs noong 1821, 1952, 1957, 1960, 1964, 1975. So, second itong Hawaii, mga brothers and sisters. At may nangyari din na tsunami sa atin doon sa ano ba 'yon? Sa Philippines, nangyari it was August 16, 1976 at Moro Gulf. So, May, June, July, August, I was 3 months old pa sa mga oras na 'yon. So, mga ang tsunami hindi natin 'yan kayang ano? Hindi tayo kayang magiging survivor ng tsunami, mga kapatid, dahil nga ano eh, dahil sa gravitational force na grabe yung strike sa'yo, mamamatay ka talaga. Kung hindi ka mamatay sa mga buildings na mag-collapse, sa mga debris or sa mga electrocution, yung mga kuryente, makuryente ka at saka you will be ano, swept away, ano rin ka talaga ng baha. Grabe, no? So, yun mga kapatid. Yung ibang signs, mga kapatid, saka na lang yun bukas. So, 15, there are 15 signs of the coming of Jesus Christ. So, ang nabanggit ko po ay false Christ, wars and rumors of wars, verse 6. Again, false Christ, verse 5. Wars and rumors, verse 6. Famine, verse 7. Pestilence, verse 6. Earthquakes, verse 7. Ayun. 5 lang muna dahil maubusan na tayo ng oras. Ngayon, mga kapatid, what would be, no? What would be the best thing to do if we face this kind of signs in our lives? So, ang atin lang gagawin ganito, una, very important itong intimate relationship with Jesus Christ, no? Na kailangan, mga kapatid, we need to have ito kasing intimate relationship with Jesus Christ. Pag sabihin natin intimate, lahat ng oras ay sasambitin mo siya. You have to give him reverence and you have to worship Jesus Christ. You pay him back the honor, glory to our Lord Jesus Christ. Lahat ng pagpupuri at luhalhati para sa Kanya. Siya lang ang ating kikilanan ng Diyos at saka Savior. Yun ang intimate relationship. At saka, when we say intimate relationship, ano? Di mo talaga siya i-deny hanggang sa last breath mo. Tulad ng nangyari sa mga Egyptian, no? There were 21 Egyptians were beheaded in Libya, no? Anong sinasabi ng kanyang asawa, yung the widow, si Mary, si Maria? Anong sinasabi sa widow? Sabi niya, when I was seeing them calling the name of Jesus Christ and stand firm of their faith, I was very comforted. Yun ang sabi ng isang widow, isang piyuda. Sana sa atin na sa ating buhay, mga kapatid, masasabi din natin ang nasabi ng piyuda na it is a great victory if we can endure this kind of persecutions and all these signs of the second coming of Jesus Christ. We can endure these signs na God will spare us until His coming. Kapag hindi tayo abutin ng kamatayan natin sa edad man o sa sakit man natin. So, ano lang siya? We must build an intimate relationship with Jesus Christ. Ang ibig sabihin nito, we must seek Him first. Uunahin natin siya. Pag gising pa lang natin, Lord, salamat. Buhay pa ako. Lord, salamat. May hangin pa sa aking ilong, no? Ilong ba yan sa Tagalog? Lord, salamat. Ano pa? Buhay pa ako, Panginoon, nakasama ko pa ang buong pamilya ko. At sana, Panginoon, gawin mo akong kahit kunti lang na parang
the Holy Family like Jesus, Mary, and Joseph na sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, Joseph is willing to sacrifice himself for the sake of the Savior and the mother of the Savior. Na sa lahat ng mga dinadaanan nila, papatayin man si Jesus or anuman lahat ng pinagdaanan nila, hindi talaga iniwanan ni Joseph ang bata at saka ang inay ng bata. Yon ang essence ng the Holy Family at saka the essence of Holy Family. Sana ma-apply ito sa ating pamilya. Nasa pandemic na ito, nasa lahat ng mga signs na ating na-discuss ngayon, ano tayo? Magkaisa tayo together with our family. Kahit man iba-iba ang ating religion. So this time, brothers and sisters, I would like to have this prayer healing. So, umabot ng 21 na nag-request ng prayer healing. Nabasa ko ito lahat kanina. Nabasa ko lahat ng mga intention. And I know that God is very powerful at alam niya, no? Alam niya ang mga hinanaing ninyo. Alam niya ang inyong mga pangitain. Alam niya ang inyong mga prayers, pagpanalangin na gusto niyong mangyari sa buhay ninyo. So, tonight, help us pray so that we can have this great impact to the presence of our Lord Jesus Christ, that all these intentions, prayer intentions, will wrap up in the presence of God through the intercession of our beloved Mother Mary with her maternal care and through the intercession of Saint Vicente Ferrer.